Alala nyo ba to? Ayun, T-Rex. Giveaway, giveaway! Let's go! Woo! Success! Yon! Kung naalala nyo, last month, January 8, yung event na tawag dito, Dirty Business. Bale, during that time, nga, nilusong ko yung motor ko sa siyam na ilog. Eh, nung worst part, nung pauwi na kami, kasi umulan bago kami umuwi after ng event. So, yung ilog, lumalim. Hanggang hita ako eh. So, may gitsang buwan, ngayon lang natin papatuna, papalinis natin yung CVT. Pa-change oil na rin. Oh, mahirap na. Baka mag-long ride pa naman tayo this month or probably next month. May mga lineup tayo ng mga lugar na pupuntahan. Ngayon supposed to be dapat nga kasama ko si Maki. Kailangan talaga maayos muna yung motor natin bago natin i-rat-rat ng malayo. So plano namin ni Maki na pumunta sa Laguna o parang Laguna Loop. Weekend ride. Probably next month. Next month na. Anyway, good morning, good afternoon, good evening. At sa lahat ng mga manonood pa, kamusta, kamusta, kamusta? Ako ang inyong kabit at tayo ay niliko na dito. U-turn tayo dito and then, ayan, shoutout nga pala kay Sir Ems. Pa-checkan natin sa kanya ako natin, oh, sa kanya natin ipapa ubay ang ating motor para ayusin. Anyway, later guys. Ang dami nakapila. Medyo tilanghali na tayo eh. Binigay pa nila na bago. Busy sila. Anyway, nandito lang tayo guys. Tubig yan, no? Linis lang, no? Yung ano, wala pang kanto. Wala, wala pang kanto. Pwede pa. Nice. Still stuck pa rin, guys. Grasa mo. Palitan ng palitan natin ng grasa. Meron tayo dito item. Ah. Synthetic base. Synthetic base ni papalit. Lapot. Ano na ba 'yan? Ano, init ng part na 'to, hindi na tutulog. So, pag kung ganyan malapot na, kailangan ng palitan. Malabnaw. Malabnaw. Oh, kasi eh, no, kumakalat din dito 'to. Ah, okay. Yung pasto. Yung grasa. Ito yung grasa. Ganun pala yun, lumalabnaw pala siya pag ganun. Ibang grasa, ganyan mo. Oo. Ganun pala yun. Pag lumalabnaw na yung ano niya, kailangan na palitan. Hindi naman. Kung pag parang ano rin niya, ano na. Overuse na rin. Oo, overuse. Same. May part din na minsan, ito kung papalit na rin. Tsaka SOP ko na ito. Oo. Every time na ginagawa natin itong panggilid na ito, talaga. Yan, papalitan natin yung grasa. Grasa. Ah, doon kasi yung benefits na talaga ang may bibigay niya yung performance niya. Oo. Yun lang. Tubig yan. Tubig yan. Umalo yung tubig. Buti na lang pala. Ang nangyayari yan, dalawang gearon yung pabibili ko sa'yo. Kasi yung isa'y pagpa-clashing ko. Pagpa-clashing. Ah, talaga? Sige, sige. Tapos yung isa, hindi pang final. Kasi hindi pwedeng mag-stay yung tubig dyan. Kasi bigas yung kalawang yung mga bulitas ni Perry. So, guys, change oil.
Tsaka change fuel oil. So hindi ko alam na ganito na yung tsura niya. Nahalo na kasi tubig eh, nung nilutong natin sa ito. Ganito. Ganito yung tsura niya pag pinasok ng tubig. Itim siya. Diba, balikis mo. So ayun, pagas lang ako. Tamang pang ano lang, pang uwi lang. Anyway, so napa-tune up na natin. Bali, ang pinagawa ko lang kay Sir Ems ay change oil, change gear oil, CVT cleaning, tsaka air filter, pinalinis ko na rin. Since yun nga, Simula nung umaten ng dirty business, hindi ko pa siya napapalinis. So nakita nyo naman kung gaano kadumi yung ano, mismong CVT niya, air filter, puro lupa. Yung CVT nangitim. Yung gear oil kulay gatas na talaga. So ang ginawa ni Sir Ems, dalawang beses pinalitan ng ano, ng gear oil. Unang palit kulay puti pa rin, kumbaga para ma-wash out lang yung ano, yung mga latak na may halong tubig na oil. So dalawang beses pinalitan ng gear oil, change oil, the usual of course. Balik tayo ng after 1,500 kilometers, nilinis na rin yung ano, mga bearing. Grabe. So hindi ko alam kung ulitin ko pa yung dirty business. Kasi sa susunod papa-change gear oil uli ako, na supposed to be kailangan 2 times of every other change oil dapat papalitan. Pero since na yun nga, maputi pa rin, expect na maputi pa rin yun. Para lang daw ma-wash out totally, fully wash out yung mga latak na puti-puti, yung gear oil na nahaluan ng tubig. So yun lang guys, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan uli kayo, no? Share ko lang guys para at least maging aware din yung mga nagpapa-tune up, nagpapa-change oil, change gear oil, and CVT cleaning. The last time na nag-CVT cleaning kasi ako, last December pa. Na supposed to be dapat na after 3 or 4 months pa ako magpapa-CVT cleaning. Pero since yun nga, nilusong ko sa ilog. Ayun. CVT cleaning ng di oras. Hindi pa oras. Kailangan. Grabing dumi. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Beat. Keep safe. Drive safe. Always. See you on the road. Ciao. Let's do this. Yeah, diba? Medyo gumanda yung hat. Woo! All right.